Miss Vibes, today's video, gusto ko lang pong i-share yung aking gastos sa aking Baku Azerbaijan tour. So, ang dami kasing nangihingi ng tips, ang daming nagtatanong magkano ba dapat yung magiging budget, magkano ba yung nagastos mo. So, yung tips para makatipid at saka ano yung magandang places na pwede nyong bisitahin doon, kasi nga na, galing na ako doon, so meron na akong mga alam kung ano yung mga magagandang lugar. At saka ano yung tanong sa ano sa immigration sa Baku, paano mag-process ng visa. So yun, ito yung mga basic na tanong na tinatanong sa akin. So gusto ko lang i-share sa mga gustong pumunta ng Baku, Azerbaijan. So to this video, isasabihin ko lahat ng mga or sasagutin ko lahat ng mga tanong na mga yun. So okay. So first gawin, bago kayo mag-tour sa in any country po, first niyong gawin is tanungin niyo or tingnan niyo or mag-research kayo about the country. At lalo na kung sa ating mga Pinoy, so kung visa on arrival ba tayo or hintingin sa Facebook kung ano yung magandang lugar. So mag-like kayo sa mga agency na magpa-flash sa Facebook nyo, ilalike nyo yung mga agency na yun, kasi sila yung magbibigay sa inyo ng magandang offer or mga promotion. So at least makikita nyo daily ganyan ako. So ang ginawa ko, kasi hindi ako yung nag-process ng aking mga papel, so meron akong agency, of course. So sila yung nag-process ng mga papel ko, kasi each agency po iba-iba yung offer nila. Kasi bakit ganun? Meron akong kaibigan na umalis earlier than me. Of course, the ticket also will matter. But anyway, kaya nga dapat i-check nyo muna bago nyo i-finalize ang lahat. So, ganito yan. So, yung kaibigan ko umalis one week earlier than me. Okay? So, umalis siya. And may nakita akong agency. Sabay sana kaming umalis. Kaya lang hindi siya na-approve sa kanyang leave, sa date na na-approve ako. So, hindi kami nagsabay, in short. So, tinulungan ko siyang kumuha ng ticket. So, nakakita kami ng ticket na 1,599. Yung, ganun. 1,599. So, ano yung meron sa 1,599? So, nandun na yung return ticket natin. Nandun na yung accommodation doon sa Baku, of course. So yung sa kanya, ano lang siya, 2 nights and 3 days yung sa kanya. So 1,599 yun, ticket, return ticket, at saka accommodation. At sa accommodation, automatic na yung free ang breakfast daily, automatic na yun. So yung aalahan ninyo na lang is yung lunch at saka dinner nyo. So after how many days, mga after 2 days, nung na-finalize ko na yung leave ko, nag-check uli ako, may nakuha akong 999. Okay, 999 lang siya, guys, which is 2-way ticket, accommodation, breakfast, yun na yung kasama nun. And kapag gusto kong mag-tour within the city, city tour, pag kukuha ako ng city tour, magdadagdag na lang ako, magiging 1,099 siya. So kumbaga, nasa 100 yung tour, 100 dirham. So kinuha ko na yung tour, so yung nabayaran ko lahat is 1,099. Okay, yung sa kanya 1,599. So ganito, dapat magiging smart ka, mag-research ka, mag-check-check ka kung malapit na talaga yung bakasyon nyo.
talagang everyday mo nang i-check yung mga promotion nila kasi mag-iba-iba kasi kada agency. So, kung kayo yung mag-book, okay din naman. Kaya lang hassle kasi masyado tapos nagtatrabaho pa tayo. Di ba kung konti lang naman yung diferensya, bakit hindi? Para mas stress-free ka rin kasi di magbabakasyon ka, di ba? So, nasa 50 dirham, bakit hindi nyo na i-agency yun, di ba? So, anyway, tapos mag-guide pa kayo. So, yung visa, guys, take note, yung visa, sa mga Pinoy kasi, visa on arrival tayo. So, doon na natin kukunin yung visa natin pagdating. So, shoulder natin yun. Hindi kasama doon sa nabayaran ko 1,099 yung visa fee. So, yung gagawin nyo, kasi pagdating doon sa Baku, of course, tatanungin kayo ng sa immigration, yung ganun, yung mga normal basic questions. So, for me kasi galing akong Armenia, so meron ata silang problema these two countries. So, tinanong ako, isa sa mga questions sa akin is, bakit ka pumuntang Armenia? Yan yung tinanong sa akin. Other than that, wala sila, tatanungin lang nila yung yung mga requirements, yung documents, which isasabihin ko rin mamaya. So, bakit ka pumunta ng Armenia? Yun yung tanong sa akin. Kasi nga, mag-aaway sila. So, ang sagot ko lang dahil talagang hilig kong mag-travel. So, yun bakit, yun yung rason kung bakit pumunta akong Armenia dahil mahilig akong mag-travel. Yun lang. Yun lang ang sinagot ko sa kanila. Ano yung mga documents muna? So, yung kukunin nila yung passport, of course. Yung passport mo. Tapos, yung Emirates ID. Talagang it's a must talaga na dalhin nyo yung Emirates ID nyo. Kasi visa on arrival nga tayo kapag UAE residence tayo. So, kailangan yung Emirates ID. Kasi doon nila titingnan. Pag wala kang Emirates ID, nako, mahihirapan ka. So, better to bring na lang lahat, di ba? Para walang stress. So, saka yung vaccine card pala. So, or vaccine card or vaccine certificate. So, yan lang yung hinihingi talaga. Yan yung lang lahat. Of course, para wala na talagang problema, dapat malaman nyo yung hotel name, kung saan yung address ng hotel na stayhan nyo, para kung tatanungin kayo sa immigration, may maisagot kayo dahil syempre naman pupunta ka doon tapos hindi mo alam yung address ng hotel na kung saan ka magstay, di ba? So mga basic question na ganyan dapat alam mo na. So yan yung sa immigration. So tapos yun. Wala na, labas ka na. Yung visa kasi nila guys, machine lang. So doon ka na magbabayad. So magkano yung visa? So yung visa niya is $30. So kung i-convert mo yan sa dirhams, nasa $109. Dirham. So 109 dirham. So 1,099 plus 109 dirham, which is the visa. And yung West Air kasi for Baku, kailangan mong pumunta ng Abu Dhabi kasi sa Abu Dhabi lang yung kanilang airport ng West Air. Okay, so yung pamasahe 35 dirham one way, so 70 dirham for balikan. So yun, 70 sa bus from Ibn Battuta to Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Ibn Battuta, balikan. So, meron yang sa ibang vlog ko kung anong klaseng bus yung didiretso na sa airport ng Abu Dhabi. Sa ibang vlog ko, makikita nyo. So, tips ko sa inyo guys, sa mga tour, ang maganda lang din kasi sa agency na kinuhanan ko ng ticket, dahil medyo marami kami, nasa 22 ata kaming kumuha ng ticket, same date po yun. Ang ginagawa nila na may
may date kasi, like 5 days ka, 5 days ang kinuha ako. So, merong mga taong kumuha din ng same date sa akin. So, ang ginawa nila, nilagay kami sa isang hotel. So, kung isang hotel lang kami, isang van lang din kami, isang sasakyan lang din kami para kaming group tour, pero hindi talaga kami group tour. So, ang nangyari, 20 kami noon. So, nagkakakilala kami sa ano, sa van, of course, sa hotel, sa isang hotel kami. Ang ginawa namin, nag-usap-usap kami para makasave. So, nag-tour kami na parang group tour. So, pagdating sa hotel, of course, isa-isa yung room namin. Pero, pag kumain kami, isang area lang. So, kaya nagkakakilala kami. So, tapos ginawan pa kami ng group chat ng agency na kinuhanan namin ng ticket. Okay, so, nandun lahat ng mga information. Kung may gustong sabihin yung agency na, oy, ganito, ganyan, nandyan na yung driver, naghihintay na sa labas. So, group chat kami, nasa group chat kami lahat. So, kaya kami nagkakilala. Kaya mas maganda, pag pumunta kayo dun, maghanap kayo ng, kasi marami, pag Pinoy, marami ding Pinoy dun. Naka-group tour ka kasi sa Baku, makakasib ka talaga. Like for example, yung sinabi kong kaibigan ko na nauna sa akin for 1 week, nag-private tour siya. So, siya lang mag-isa talaga sa sasakyan. So, siya lang yung tina-travel, which is malayo talaga yung mga destination, lalo na pag gusto mong pumunta sa mountain, gusto mong ma-experience yung snow. So, talagang malaki talagang magastos mo pag ikaw lang mag-isa. So, to make it short, yung nagastos niya in 1 day lang is 130 USD. So, magkano din yun? Nasa kulang-kulang 500 dirhams. 1 day tour lang yun, guys. So, 1 day tour. So, kasi malayo, mga 3 hours pa yung travel ng mountain. Pupunta pa kayo sa mountain, sa snow. Ang ginawa ko, dahil nga marami akong nakilala doon, dahil isang hotel lang kami, gumawa ako ng grupo. So, nagtanong ako doon sa group chat namin, sinong gustong mag-tour sa lugar na to. So, in-introduce ko yung lugar na gusto kong puntahan, which is nagustuhan din nila. So, sumama sila sa akin, di ba? So, nakasave na ako. So, ilan kami? At first day naming tour, 4 lang kami kasi medyo pagod pa sila. Kasi pagkadating talaga namin sa Baku, which is yung flight namin, dumating kami ng mga 12, nakalabas na kami ng airport, 12 noon. Sabi ko talaga, I don't want to waste the time. Diba? Kasi yung iba natutulog pagkadating ng Baku. Ako gusto ko ng lumarga, diba? Gusto ko ng mag-explore. So, yung nabayaran namin sa sasakyan sa una naming tour is 200 manat. So, yan yung pera doon sa Azerbaijan, 200 manat, it's a manat. So, 200 manat divided by 4. So, nagiging 50 manat na lang. So, i-convert mo yung 50 manat sa dirham, nasa 100 or 105 kasi 2.1 yung palitan. So, hell, talagang, at saka nakakatakot din yung mag-isa ka lang, diba? So, mas maganda na yung may mga kasama ka, may makausap, pag mag-picture-picture video, meron ka pang mapakiusapan. So, mas maganda talaga ang group to for me. So, yun, 105 yung una kong tour. So, second tour ko, marami nang gustong sumama. The next day, 7 na kami. So, yung nabayaran namin sa second day of tour is 200 manat din. Katulad lang ng first day. But this time, 7 na kami. 7 na kami. So, yung nabayaran namin is 30 manat na lang. Which is 30 manat, so 100, less than 100, let's say. Because 50 is 100 manat. So, overall, yung tour ko, $80 dirham, sorry, 80 manat.
So 80 manat yung tall ko, which is 50 first day and then 30 yung second day. So 80 manat into dirham, 170 dirham lang yung nagiging bayad ko sa 2 days tall ko. 2 days na yun, 170 dirham lang, guys. So of course pagdating niyo sa lugar, may mga rides, may mga activities, 20 dirham. So yung rides, guys, yung ginawa ko doon sa second day namin, doon na kami nakapag-rides. Yung rides is yung coaster, roller coaster. Yun talaga yung nakita ko sa video na sabi ko pupuntahan ko to at itatry ko to. Kasi napakaganda niya sa Siadag. So sa Siadag, yan yung isa sa mga ski resort nila na maganda. Marami silang ski resort pero kinumpir, chine-check ko kasi hindi naman pwedeng pumunta ka dito tapos doon tapos nakatunganga ka lang sa snow, ganun-ganun. So, syempre, mas maganda yung may gagawin ka, may mga activities. Kaya ko napili yung Siadag kasi marami silang activities na pwedeng gawin. Kung gusto nyo, i-research nyo din Siadag Ski Resort. So, ang dami kasi nilang activities na pwedeng yung gawin. So, yung na-try ko doon is roller coaster. Tapos, ano pa ba yun? Yan, yung pinakamaganda talaga, roller coaster. Tapos, yung cable car. So, yung roller coaster, yung bayad is nasa 20 manat lang. So, 20 manat. Tapos, yung pangalan nito, cable car, yung bayad is 15 manat. So yes guys, recap tayo. Total expense ticket 1099, the visa is 109, bus is 70, tour is 170 dirham, rides is 100, food for 3 days is 4 days is 150 sharing. So yes, yan lang lahat ng nagastos ko. So it's good to have sharing. So total nasa 1,700 dirhams po lahat ng nagastos ko, guys. So yeah, until next adventure and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Iyan po yung mga nangyayari doon at meron pa sa iba kong vlog. Thank you for watching. God bless.